Magandang umaga mga kapatid. Welcome po sa ating Sunday worship service. Maraming salamat at muli nakasama po namin kayo ngayon. Nakibahagi at naglaan ng oras na dumalo sa ating pong pagtitipon online. Ang biyaya ng Panginoon sumaiyo niyo pong lahat. At kumusta po kayo lalo na po sa mga kapatid na nasa bandang South, yung mga kapatid natin na nadaanan ng masamang panahon nung nakaraan. Nawa po ay nasa maayos na kayong kalagayan. At kasama niyo po kami sa pananalangin. Ganun din po, kumusta rin po sa mga kapatid natin na nasa malayong bayan, sa ibang bansa. Salamat sa Diyos, nagkasama-sama po tayo ngayon na mag-aral ng salita ng Diyos, umawit, manalangin. Ang biyaya ng salita ng Diyos nawa ay patuloy nating matanggap, mga kapatid. Ganun din po, welcome sa mga kapatid natin na bagamat kabilang sa ibang kongregasyon ay sumusuporta, dumadalo sa gawain natin every Sunday, ganun din po every Thursday night. Appreciated po ang inyong mga pakikibahagi mga kapatid at welcome po kayo na makasama namin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa sumagana po ang biyaya ng Diyos sa inyo at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat and dadako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpapatuloy po natin ang aklat ni Jonas. Ngayon po ay nasa chapter 4 na tayo, huling kabanata o huling kapitulo na po ng aklat ni Jonas ang ating pag-aaral ngayon. At katulad po ng dati, ang mga ginamit na version ng Biblia na inyo pong mababasa sa monitor ay sa Tagalog po ang bagong ang Biblia at piling mga talata mula din po sa Revised Tagalog Popular Version. And yung English naman po na inyong mababasa ay hango sa New American Standard Bible. Katulad po ng mga nagdaang pag-aaral natin sa aklat ni Jonas, ang pagpapaalala na tayo po ay parabang nananalamin sa pagbabasa natin ng kwento. Na meron tayong makita or nakikitang reflection or connection sa buhay natin itong mga pangyayaring ito kay Propeta Jonas. So, tulad ba ni Jonas, nakita ba natin yung ating sarili na nadatna ng salita ng Diyos at nais ng Diyos na ipahayag natin sa iba ang kanyang salita pero nagiging masuwayin tayo pagkaminsan. Nagiging hesitant tayo tulad ni Jonas sa pagsunod sa utos ng Diyos. Nakikita din ba natin na patuloy tayong inilalapit pabalik ng Diyos sa Kanya sa ating patuloy na pagrebelde, pagsuway? Nararamdaman ba natin na gumagamit ng mga pangyayari, mga paraan, mga tao ang Diyos para maibalik niya tayo sa Kanya? And ngayon po ba ay nakikita natin ang ating mga sarili na sumusunod sa Diyos na ang tinanggap natin kanyang salita ay i-share natin sa ating pamilya, sa mga kakilala natin, sa mga taong nakakausap natin? Ipinapahayag ba natin ang salita ng Diyos? Sumusunod ba tayo sa tagubilin sa ating mga disciples, sa ating bilang mga alagad ng Panginoon? And nahihikayat ba tayo sa ating pag-aaral ng aklat ni Jonas na ang ating puso ay na mo-motivate na sumunod sa Diyos? Lumalakas ba yung ating pagtitiwala na yung nangyari na transformation sa Nineveh ay posible din na mangyari sa ating pamilya, sa ating tahanan, yung pagbabago at pagsampalataya sa Diyos ng mga masuwaying tayo, mga masasamang tao sa Nineveh? Nagtitiwala ba tayo na pag kumilos ang Diyos sa ating bansa, sa mga leaders natin, sa mga mamamayan, sa ating lahat, mula ordinaryong tao hanggang sa mataas na
antas ng tao sa lipunan kapag kumilos ang Diyos ay katulad sa Ninive, posible ba na ang pagbabagong yon maranasan natin? Yung pagkilos ng Diyos na maabot ng kanyang salita ang mga tao, magtitiwala ba tayo sa Diyos na mangyayari din yon sa kanila at sumusunod tayo ngayon? Nagtapos po yung ating pag-aaral sa chapter 3 sa dito po sa verse 10 last time. Ano po? Ang sabi po doon, nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Ano ba yung dapat gagawin ng Diyos sa mga taga-Ninive? Wawasakin. Dahil ang kasamaan ng mga taga-Ninive umabot na sa harapan ng Diyos. So, nang makita ng Diyos na nagkaroon ng pagbabago, tumalikod sa masamang pamumuhay, nagbago ng isip yung mga taga-Ninive, sumampalataya sa Diyos, nagbago din ang isip ng Diyos na hindi niya na tinuloy yung kanyang judgment o yung kanyang planong gawin na pagwasak sa mga taga-Ninive. Dahil yung mga tao po sa Ninive, sumampalataya sa Diyos. Tumalikod sa masamang gawa at nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay. Ngayon, kung ikaw po kaya yung malagay sa kalagayan ni Jonas na ikaw yung pinapunta sa Ninive, yung pinangaralan mo, yung inaakay mo ngayon, yung dinidisciple mo ay tinanggap si Jesus. Yung pamilya mo, yung parents mo, yung kapatid mo o yung anak mo ay sinisyaran mo ng gospel tapos nakita mo yung transformation sa kanila. Na sumampalataya sila sa Diyos, nagkaroon ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay, ano kaya yung magiging reaction mo? Siguro, magiging masaya ka kasi successful yung discipleship mo eh. Successful yung pangangaral mo. Halimbawa, mahal mo sa buhay yan. Halimbawa, close friend mo yan or katrabaho mo yan or kaklase mo yan. Or kaya kahit hindi mo kakilala, pero nakita mo, tinanggap nila si Jesus sa buhay nila dahil sa salita ng Diyos na ishinare mo sa kanila, tiyak po, magiging masaya ka. Tiyak po, tuwang-tuwa ka dahil sa naging response nila. Dito po sa ating kwento, ganun yung nangyari. Nung mag-preach si Jonas sa mga taga-Ninive, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay, sumampalataya sila sa Diyos. Ngayon, tunghayan po natin yung sumunod na pangyayari kung ano yung naging reaksyon ni Jonas. Kasi kung ikaw si Jonas, matutuwa ka. Pero ano talaga yung nangyari na reaksyon ni Jonas? Dahil naging successful yung kanyang mission, dahil naging matagumpay yung kanyang pamamahayag ng pangako at babala ng Diyos sa mga taga-Ninive, ano yung reaksyon ni Jonas? Basahin natin yung ating main verse sa Chapter 4, verse 1. Ito po nakalagay. Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Yung mga taga-Ninive, tumalikod sa masama nilang gawa at imbis na puot ng Diyos yung mararanasan nila, iniligtas sila ng Diyos. Ang naging reaksyon ni Jonas, nagdamdam. Ang naging reaksyon ni Jonas, nalungkot, nagalit. Grabe naman to mag-react si Jonas. No, akala natin totoong sumusunod na siya sa Diyos. Akala natin full na yung transformation niya. Pero habang sumusunod pala siya, habang ginagawa niya yung pinapagawa sa kanya ng Diyos na ipangaral ang kanyang salita, ipaalam ang babala, ipaalam ang pangako, habang ginagawa ni Jonas yun, masama pala yung loob niya. Basahin natin yung isang version, yung Tagalog, yung Revised Tagalog Popular Version. Ngunit dahil dito, yung pagbabago ng mga taga-Ninive at pagbabago ng plano ng Diyos, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive.
kung titingnan, sang-ayon na si Jonah sa kalooban ng Diyos eh. Kasi ginawa niya na yung pangangaral ng salita. Pero hindi pala. Ang Diyos, nawala yung galit sa mga taga-Ninive. Pero si Jonas hanggang sa bahagi ng kwentong ito, kontrabida siya sa Diyos. Nagalit pa siya, nagdamdam pa siya sa Diyos. No? Sa New American Standard Bible, greatly displeased. Nagalit siya. Sa King James Version, exceedingly angry. Masama loob niya, nagalit siya. Ano itinuturo sa atin ng tagpong ito, ng kwentong ito at reaction ni Jonas? Pinapakita dito sa atin na yung nangyaring pagbabago sa mga taga-Ninive, nagbago sila na nampalataya sa Diyos, ay hindi dahil kay Jonas. Hindi dahil sa ginawa ni Jonas na pangangaral ng salita ng Diyos, kundi ang lahat ay dahil sa kalooban ng Diyos. Na sa kabila ng pagiging masamang tao ng mga taga-Ninive, sa kabila ng pagiging masuwayo nila sa Diyos at hindi sumasampalataya sa Diyos, ninais ng Diyos na sila ay magkaroon ng kaligtasan. Masama yung loob ni Jonas dahil pakiramdam niya hindi tama yung ginawa ng Diyos na pagpapatawad sa mga taga-Ninive. Feeling ni Jonas siya yung tama na dapat maparusahan lang, deserve ng mga taga-Ninive dahil masamang tao sila, narapat lang silang maparusahan sa halip na maligtas. Pagpapalala ito sa atin mga kapatid, na maaring tayo po ngayon, sumusunod tayo sa Diyos sa panlabas. Sa mga ipinapagawa at nais ng Diyos sa atin, ginagampan na natin. Pero kumusta yung puso natin? Baka po nananatili pa rin ang puso natin, ang kalooban natin ay malayo sa Diyos. Na para bang ginagawa lang natin yung mga ginagawa natin, pinagpapatuloy lang natin yung ministry natin para magawa lang. Pero yung puso, yung kalooban natin tulad ni Jonas, hindi fully sang-ayon sa Diyos. Ang kwento pong ito ay pagpapaalala sa akin bilang isa po sa mga nabibigyan ng pagkakataon na maging tagapanguna po sa pag-aaral natin ng Biblia, na baka tingin ko or tingin ninyo mukhang obedient ako, na mukhang spiritually mature na, pero kailangan ko palang magsuri ng laman o lagay ng aking puso na baka ginagawa ko lang ito para magawa ko lang. At wala talaga sa puso kung hindi ko nararamdaman ang pagsunod sa Diyos. And paalala din ito sa iyo, mga kapatid, itong kwentong ito na maaring aktibo ka sa pakikibahagi sa gawain natin. Masigasig ka sa mga Bible studies, masigasig ka sa ibang mga ministry, pero baka tulad ni Jonas, ang puso mo nagrereklamo sa Diyos. Nagdadamdam, nagagalit. Or maring baka hindi ka nga galit sa Diyos. Na, totoo, hindi masama ang loob mo sa Diyos, pero baka naman wala ka namang nararamdaman na pagsunod sa Diyos. Hindi ka nga galit, ibig sabihin hindi ka malamig, pero hindi ka mainit. Hindi masama ang loob mo sa Diyos, pero wala ka nararamdaman na init sa pagsunod sa Diyos. Na baka ginagawa mo ang sinasabi mong paglilingkod at pananalangin at pagpupuri at pagsamba sa Diyos, pero wala sa puso. Basta magawa lang. Mahirap naman talagang siya sa atin ang ating puso. Mahirap siya sa atin ang kalagayan at nilalaman ng ating puso. Kaya kailangan po natin na ihingi parati ng tulong sa Diyos na tayo po ay patuloy niyang baguhin, pagbabagong mula sa puso araw-araw. Dahil kung ano man po ang laman ng ating puso, di man natin yan makita sa isa't isa, di man makita ng mga tao ang nilalaman ng ating puso, hindi man ito lumalabas or umaapaw sa kilos natin, tiyak naman po na alam ng Diyos kung ano ang nilalaman
ng ating puso ngayon. Sabi nga po sa Hebreo chapter 4 verse 13, walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Nakikita ng Diyos ang lahat, pati na yung pinakamailalim, pinakailalim at pinakaloob ng puso natin. Pinakanilalaman ng iniisip at motibo natin. Alam ng Diyos yon. At sabi po dito, pananagutan natin ang lahat sa Kanya. Alam natin na balang araw, lahat tayo harap sa Diyos. Magbibigay tayo ng sulit sa mga ginawa natin. Kasama dyan po yung ating pagsunod sa Kanya. Paano natin sinunod ang Kanyang utos? Tayo ba ay panlabas lang, pang ibabaw lang, pakitang tao lang? Pero hindi pala mula sa ating puso. Sa ating main story kay Jonas, paano nakita ng, or paano nahayag yung laman o lagay ng puso niya? Makikita po yan, makikita po natin ang laman ng puso ni Jonas sa laman ng kanyang prayer sa verse 2 ng ating main text. Chapter 4, verse 2 ng Jonas. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Ito pala yung reason sa simula pa lang ng pagsuway ni Jonas. Kilala ni Propeta Jonas ang Diyos at tama ang pagkakakilala niya. And yun yung naging problema ni Jonas. Kaya siya tumatakas sa Diyos, kaya ayaw niyang sumunod sa Diyos dahil alam niya, mahabagin ang Diyos, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig, maaawa ang Diyos sa mga taga-Ninive. At alam ni Jonas na kapag nakarating sa mga taga-Ninive ang salita ng Diyos at tinanggap ito ng mga mamamayan doon, ililigtas sila, patatawarin sila ng Diyos. Ito po yung laman ng prayer ni Jonas dito sa chapter 4. Nung alam niya na makakatanggap ng biyaya ng pagliligtas ang mga taga-Ninive na tatanggap ng salita ng Diyos, nagdamdam siya. Nagalit siya. Nalungkot siya. Kung babalikan po natin, ang laman ng prayer ni Jonas, yung nabasa natin kung naalala niyo sa chapter 2, maganda yung prayer niya doon. Basahin ulit natin. Sabi po sa Jonas chapter 2 verse 9, ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako o Yahweh na aking tagapagligtas. Bakit ganito kaganda yung at ka-positive yung laman ng prayer ni Jonas? Kasi iniligtas siya ng Diyos. Naranasan niya yung grace ng Diyos. Natuwa siya, nagpapasalamat siya dito dahil iniligtas siya. Kaya nasabi niya na, O Yahweh na aking tagapagligtas, salvation is from the Lord. Pero sa chapter 4 yung binasa natin, yung mga taga-Ninive na yung iniligtas or iniligtas ng Diyos, nagdamdam siya. Nung siya dito ay iniligtas ng Diyos, napaawit pa siya ng pasasalamat. Natuwa siya. Pero yung Ninive, yung mga taga-Ninive yung iniligtas ng Diyos, nalungkot, nagalit, sumama ang loob niya sa Diyos. Sumama ang loob ni Jonas. Tama yung pagkakakilala ni Jonas sa Diyos eh. Pero yung pagkakakilala niya na yon, limitado at makasarili yung aplikasyon. Kapag siya ang ililigtas, kapag siya ang patatawarin or pinatawad, nagpapasalamat siya. Masaya siya. Pero kapag sa iba, ibabaling ng Diyos ang pag-ibig niya at pagpapatawad niya, nagdamdam si Jonas. Yun ang problema ni Jonas. Sa atin po ngayon,
reflection, di ba? Nananalamin tayo sa kwentong ito. Maraming mga Kristiyano, katulad ng problema ni, same problem ng problema ni Jonas. Marami ang umaawit, marami ang natutuwa, marami ang nagpipray dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Pero walang desire, walang pagnanais na ang pag-ibig sa kanila ng Diyos, yung pag-ibig na natanggap at pagliligtas at habag na natanggap nila mula sa Diyos, walang desire na umagos ito patungo sa ibang tao na maramdaman at maranasan din ito ng ibang tao. Yes, maaaring hindi tayo galit sa Diyos. Maaaring hindi tayo nagdadamdam. Pero baka walang pagnanais at hindi natin nararamdaman yung desire sa puso natin na yung grace, na yung pagpapatawad, na yung salvation na naranasan at natanggap natin, wala tayong inspirasyon at motivation na umagos ito patungo sa ibang tao. Naniniwala tayong mapagmahal ang Diyos. Pero gusto natin yung pagmamahal na yon sa atin lang, limitado lang sa atin. Hindi kasali sa ibang tao, hindi kasali yung mga taong tingin natin hindi karapat-dapat, katulad ni Jonas. Kilala natin na ang Diyos ay mapagpatawad. Pero minsan ang gusto natin, tayo lang yung pinapatawad. Hindi natin gusto na pinapatawad ng Diyos ang ibang tao, lalo na yung tao na yun, ayaw natin. Galit tayo or kaaway natin. Bakit nakakaramdam tayo ng katulad ng pakiramdam ni Jonas? Bakit minsan limitado yung aplikasyon natin sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa atin at nagiging makasarili tayo na ayaw natin itong maranasan ng iba? Or wala tayong desire na maranasan ito ng iba? Nangyayari ito kapag hindi natin nakikita kung ano yung layunin ng Diyos, kung bakit Kanya iniligtas, kung bakit Kanya binigyan ng bagong buhay at pinangakuan ng buhay na walang hanggan at hanggang ngayon, buhay ka pa, may bagong identity. Kapag hindi mo po yun, pag hindi natin yun, nakita yung layunin na yun ng Diyos sa atin, magiging limitado po yung ating application ng pagpapatawad at pag-ibig at pagliligtas sa atin ng Diyos. Ano pa po yung laman ng prayer ni Jonas sa kasunod po ng ating main text sa Jonas 4 verse 3? Kaya ngayon, O Panginoon, pinapakiusap ko sa iyo na kunin mo na ang aking buhay sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ibang-iba yung laman ng prayer niya dito sa chapter 4 dahil ang recipient ng love at forgiveness ng mula sa Diyos ay yung mga Ninevites. Pero nung siya yung tumanggap ng pagpapatawad at kaligtasan, tutuwa siya. Dito iba, sabi niya, for death is better to me than life. Mabuti pa daw sa kanya yung mamatay kaysa mabuhay. Pinapakiusap pa ni Jonas na patayin na lang siya, mamatay na lang siya, kaysa makita niya na nakaligtas yung mga taga-Ninive sa parusa ng Diyos. Ibang klaseng propeta to ah. Grabe yung selfishness sa puso niya. Iniling na lang niya na mamatay na lang siya kaysa matuwa siya o ipagdiwang niya na nakaligtas sa parusa ang Diyos. Nakaligtas sa parusa ng Diyos ang mga taga-Ninevites, yung mga ibang tao. Grabe yung laman ng puso ni Jonas. And again, nawa, nagre-reflect ito sa laman ng puso natin. Kung may mga katangian na kailangang gayahin at tularan ang mga propeta, meron naman tayong dapat, hindi dapat tularan. Grabe yung, iba yung laman ng puso dito ni Jonas. Pero basahin natin yung, at alamin naman yung nilalaman ng puso naman ni Moises para sa kanyang mga kababayang Israelita. Exodus chapter 32 verse 32. Ngunit ngayon, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. Ito naman yung kay Moises. At kung hindi, sabi niya sa Diyos, kung hindi mo po mapapatawad ang kasalanan ng mga Israelites, burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Si Jonas, mamatay na lang ako.
kaysa makitang ligtas yung mga taga-Ninevites. Ito si Moises, inihiling niya sa Diyos na patawarin sila, patawarin yung mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi mapapatawad, siya na lang yung aako ng parusa na mabura o maalis siya sa aklat. Siya na lang yung mapahamak. Si Moises na lang yung mapahamak. Maalis na lang yung kanyang pangalan. Para kay Moises, siya na lang yung maparusahan kaysa yung mga Israelites. Ito yung pag-ibig ng tao ng Diyos sa kanyang kapwa. Same love na ipinakita naman ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa chapter 9 verse 3. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So mas mamatamisin or mas nanaisin pa ni Apostol Pablo na siya yung mapahamak kung ito naman yung ikabubuti ng mga kababayan niya. So si Moises, nabasa natin kanina sa Exodo, at dito si Pablo, handang ibigay ang kanilang buhay para sa iba. Para sa ikaliligtas ng iba. Pero si Jonas, iba eh. Hindi ganun. Or baka pare-pareho silang handang ibigay ang buhay nila para sa kanilang mga kababayan, kapwa Israelita. Pero kapag ibang lahi na, kapag kaaway na, kapag masamang tao na ang tingin nila, ayaw na rin nila. Baka ganun. Or baka si Jonas lang. Pero tayo kasi yung nananalamin ngayon eh sa mga kwentong ito ng Biblia. Tayo po kaya, handa ba tayong ibigay o esakripisyo ang buhay natin para sa kapakanan ng iba? Siyempre, kapag mahal natin sa buhay, madaling sagutin yan. Kapag pamilya natin. Pero paano kung mga kaaway natin? Paano kung hindi natin kakilala? Handa ba tayong isakripisyo yung meron tayo or ibigay, kasama dyan yung buhay para sa kapakanan ng iba? Or katulad ni Jonas, mas ang decision ba natin, ang response ba natin, mainam pang mamatay kaysa mabuhay. Mamamatay na lang ako kaysa makita ko maliligtas or gawin ko yung paraan na maligtas yung iba or para sa kapakanan ng iba. Tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga believers, tayo pong disciples, tayo pong mga alagad at alipin ng Panginoong Jesus, ang dapat nating tularan, walang iba kundi si Jesus. Hindi sasapat si Jonas, hindi sasapat si Moises, hindi sasapat si Pablo. Ibang-iba si Jesus pagdating sa pagsunod sa Diyos. Marami tayong mga talatang mababasa, pero i-share ko po ito sa inyong Philippians chapter 2 verse 8. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So si Jesus po yung tinutukoy dito. Sumunod ang Panginoong Jesus kusang loob. Sumunod siya sa Amang Diyos. Hindi napipilitan. Hindi masama ang loob. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng lahi. Para sa ating lahat hanggang ngayon. Hindi lang sa panahon niya, kundi para tayong lahat ay magkaroon ng tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Sa laki ng kasalanan natin sa Diyos, ipinadama ng Diyos Ama sa atin ang laki ng pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ipinadama naman sa atin ni Jesus ang laki ng pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Panginoong Diyos sa Amang Diyos. Pagsunod, maging sa kamatayan man sa krus. Tapos tayo, naalipin ni Kristo na nagset ng nagpakita ng ganitong katangian. Tayo baka hanggang ngayon sa kabila ng napakalaking biyaya, sukdulang biyaya na natanggap natin. Kahit hindi tayo deserving, umaayaw pa rin ba tayo? Kaya sumusuway pa rin ba tayo sa Diyos? Tumatakas pa rin ba tayo palayo sa Diyos? O kaya naman, yes, hindi nga tayo galit, hindi nga tayo umaayaw, hindi nga tayo
lumalayo, pero baka wala naman tayong ginagawa para sundin ang Diyos. Bakit ba tayo binigyan ng buhay na walang hanggan? At bakit nga ba buhay pa tayo ngayon? Nasa iyo na yung pangako ng Diyos. Hindi pa niya tayo dinala sa kanyang kaharian. Ngayon, nandito pa rin tayo at buhay. Bakit? Upang patuloy na sumunod kay Jesus. Upang patuloy na tularan si Jesus sa pagpapakababa. Diba? Sabi dito, nagpakababa sa kanyang sarili. Sa pagsunod sa Diyos. Ano ang naging layunin ni Jesus nung siya ay nabuhay sa lupa? To seek and to save the lost. Diba ganun yung mission niya? At yan din po yung mission natin. Yan din po bilang tagasunod ni Jesus yung layunin natin kung bakit tayo buhay ngayon. Na ang buhay natin ay ialay hindi sa mga kalayawan sa mundong ito, kundi para maligtas ang mga tao sa paligid natin. Ang mga ginagawa ba natin ngayon ay kung ano nga ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Yung ginagawa mo, kapatid, yan ba ay pinapagawa sa iyo ng Diyos? Baka katulad ni Jonas. Marami pa tayong kailangang ayusin sa puso natin. Baka katulad ni Jonas, kailangan pang tuloy-tuloy na baguhin ng Diyos ang puso natin. Baka katulad ni Jonas, patuloy tayong tinuturuan o inaaralan ng Diyos. Ano nga ulit yung sitwasyon ni Jonas? Imbis na matuwa siya dahil naligtas yung mga taga Ninive, nagalit pa siya sa Diyos. Mas gusto niya na mamatay na lang. Siguro kung tayo ang Diyos, tapos ganyan si Jonas na inutusan natin na propeta na ipangaral ang salita, ganyan siya mag-response nung naging effective, nagalit siya, nalungkot pa siya. Malamang kay Jonas na tayo magagalit kung tayo ang Diyos. Sabihin natin, bakit ba gustong-gusto mong mamatay yung mga taga-Ninive? Bakit ba, Jonas, gustong-gusto mo silang mapahamak? Bakit ba gustong-gusto mo silang matupok? Eh, kung ganyan ka, baka ikaw na yung tupukin ko. Pareho mo lang din naman sila masuwayin. Buti pa yung mga taga-Ninive, nagbago na eh. Sumampalataya na, sumusunod na. Ikaw, kontra pa din. Ba kung tayo yung Diyos, ba ganun yung sasabihin natin kay Jonas? Sisisihin natin siya. Magagalit tayo sa kanya. Ngayon, tingnan po natin sa kwentong ito ng chapter 4 ng Jonas kung paano kinausap ng Diyos si Jonas. Sa Jonas chapter 4 verse 4, sinabi ng Panginoon, "Mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit?" Alam natin na kung merong dapat magalit, yung may karapatan na magalit, alam natin yung ating Diyos yun. Siya ang may karapatan. Siya lamang ang may karapatan magalit. Pero makikita natin dito yung isang katangian ng Diyos na slow to anger and mapagmahal talaga siya. Hindi ba gagalitin? Sa tapat na pag-ibig ay sagana ang ating Diyos. Mapagpasensya masyado. Nung chapter 1 pa lang, sumusuway na si Jonas. Magtatapos na yung kwento. Sabi ng Panginoon dito, mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit? Siguro nga po, again, kung tayo ang makikipag-usap kay Jonas at tayo yung Diyos, hindi ganyan. Baka pinaulanan na natin ang apoyan si Jonas. Ano ka ba, Jonas? Ikaw pa itong nagalit. Tama ba yan? Dapat nga matuwa ka. Ganyanin natin. Hindi yung ganyan. Huwag kang magalit. Kung nauunawaan lang ni Jonas kung gaano kabuti sa kanya ang Diyos, kung nauunawaan lang din po natin kung gaano kabuti sa atin ang Diyos, kung gaano kabait sa atin ang Diyos, kung nauunawaan natin lahat yon, siguro madali na yung magbago ang ating puso para maabot ang ibang tao at maibalik sila sa Diyos. Kahit tingin natin sa mga tao na yon ay hindi karapat-dapat,
tingin natin di naman natin kakampi, di naman natin kalahi, di naman nila deserve yung pag-ibig ng Diyos dahil masamang tao sila. Ganun pa man ang tingin natin, pero kung nauunawaan natin fully na napakabuti at napakabait sa atin ng Diyos, mas mapapadali yung pagbabago ng ating puso at susunod tayo ng tapat sa Diyos. Pero ano po yung naging pagtugon ni Jonas sa pakikipag sa mabuti at mabait na pakikipag-usap sa kanya ng Diyos? Basahin natin yung kasunod dito, verse 5. Nang magkagayoy, lumabas si Jonas na upo sa dakong silangan. Lumabas si Jonas sa lungsod, na upo sa dakong silangan ng lungsod, at dooy gumawa ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanya makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. So, di ba tinanong siya ng Diyos, tama ba yan? Magalit ka? Ang ginawa ni Jonas, Jonah went out from the city. Sa halip na ma-realize niya na mali, na magalit siya, sa halip na matauhan si Jonas at sabihin tama ang Diyos na pinatawad niya at iniligtas yung mga taga-Ninive, at ma-realize ni Jonas na mali siya, nangyari, nag-walk out siya. Siguro kung ugaling Pilipino, imagine natin parang nagmaktol siya. Nag-walk out sa halip na turuan pa ni Jonas yung mga taga-Ninive na sumunod pa sa Diyos, umalis na lang siya, lumabas ng lungsod. Tapos tiningnan na lang kung ano yung mangyayari. Siguro ang gusto talaga ni Jonas, parusahan sila ng Diyos eh. Tupukin sila. Na baka, hindi siguro totoo yung repentance ng mga taga-Ninive. Panoorin ko nga dito sa malayo kung ano yung mangyayari. Baka katulad ng nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Grabe, no? Kung ano yung gusto niyang mangyari sa Ninive sa simula pa lang hanggang ngayon, gusto niyang mangyari. Minsan, mga kapatid, para tayong katulad ni Jonas, ang tigas-tigas ng puso natin. Mas gusto natin yung Diyos yung sumusunod sa atin at mangyari ang gusto natin kaysa sa ang sumunod tayo sa Diyos at sumunod tayo sa kung ano ang gustong mangyari ng Diyos. Imagine po kung ano ang itsura nito ni Jonas. Lumabas ng lungsod, lumabas ng bayan, gumawa ng balag, ng pahingahan, naupo sa east side. Baka iniisip niya, dito ko nga abangan. Mawawa sa akin yan ng Diyos. Dito na lang ako. Paglabas niya, diwala na siya sa lungsod. Baka ganun, na-assume ko lang. Dito na lang ako. One day lang naman ako nangaral eh. Sana maparusahan pa rin sila ng Diyos. Kasi 40 days yung palugit. Again, siguro kung tayo ang Diyos, susukuan natin. Mag-give up na tayo sa propetang ito. Propeta pa man din, ang tigas-tigas ng ulo. Di ba? Minsan, ganyan din po tayo. Nararamdaman natin sa mga kapatid natin na gusto nating makasama sa ministry, inaakay natin, dinedisciple natin at makasama sa pagsamba sa Diyos. Pero ang tigas ng ulo, umaayaw, ilang beses mo nang kinausap, ilang beses mo nang pinag-pray, ayaw pa din. Anong nararamdaman natin? Di ba parang si Jonas, bahala ka nga dyan. Dapat sa'yo matupok eh. Buti nga sa'yo, mapaparusahan ka ng Diyos. Kung tayo yan, sa halip na blessings, sumpa ang ibibigay natin kay Jonas. Buti na lang po ang ating Diyos. Buti na lang hindi tayo yung Diyos. At ang ating totoong Diyos, ang kanyang katangian, slow to anger nga at abounding in loving kindness talaga. Sa ating kwento, kasi hindi sinukuan ng Diyos si Jonas eh. Hindi tiniis ng Diyos si Jonas, bahala nga dyan, ganyan kang propeta. Hindi eh. Patuloy niya ito, si Jonas, na binigyan ng biyaya na kanyang kailangan. Sa kabila ng pag-walk out ni Jonas, sa kabila ng pagmamaktol niya sa Diyos, hindi tiniis ng Diyos si Jonas, binigyan pa ng Diyos ng kanyang pangangailangan. Basahin natin yung kasunod sa verse 6. At naganda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas
upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. So, ganito yung nangyari. Nakita ng Diyos na nag-walk out yung propeta. Eh, yung pinuntahang lugar, bagamat gumawa siya ng balag na paingahan, siguro mainit, naiinitan si Jonas. Ang ginawa ng Diyos, nagpatubo ng isang halaman na instant, tumubo at yung mga sanga, yung mga dahon, lumagpas sa mataas kay Jonas. Nagkaroon tuloy ng mas komportabling pahingahan o masisilungan si Jonas. Dito makikita natin, ibinigay ng Diyos kung ano yung kailangan ni Jonas kahit hindi niya deserve. Sabi niya, sabi dito, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Mainit eh. Mamaktol yan. Pero ibinigay ng Diyos kung ano ang kailangan ni Jonas kahit hindi niya deserve. Again, anong tawag doon? Ang tawag po doon, grace. Biyaya ng Diyos. Nagustuhan yun ni Jonas. Anong response niya? Tuwang-tuwa siya eh. Tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman, sabi po diyan. Nakita natin dito ang katangian ng Diyos na mabuti talaga ang Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang mga blessings niya kahit sa mga panahon na ang puso natin tulad ni Jonas sumusuway sa kanya. Di tayo tinitiis ng Diyos. Si Jonas nung matanggap yung biyayang kailangan niya, sabi po dito, extremely happy about the plant si Jonas. Kapag pabor sa kanya, masaya siya. Pero pag pabor sa iba at ayaw niya sa mga tao na yon na makatanggap ng grace, galit siya, nagmumukmok siya. Nung naawa ang Diyos kay Jonas dahil nakita ng Diyos na mainit, masama yung kalagayan niya, natuwa si Jonas dahil kinaawaan siya ng Diyos at binigyan ng pangangailangan. Pero nung naawa ang Diyos sa mga taga-Ninive dahil sa masamang kalagayan ng mga taga-Ninive, nagalit si Jonas kasi naawa ang Diyos. Tayo po kaya mga kapatid, natutuwa ba tayo kapag nakakatanggap tayo ng grace ng Diyos? Siyempre naman, di ba? Tuwan-tuwa tayo niyan. Pero baka hindi naman tayo natutuwa at hindi tayo nagiging masaya para sa iba na sila din ay makatanggap or nakatanggap ng same grace na natanggap natin kahit wala tayong ginagawa para makarating sa kanila ang salita ng Diyos. Natutuwa ba tayo kapag nagtatagumpay at naliligtas ang ibang tao? Or natutuwa talaga tayo kapag tayo pabor sa atin, patungo sa atin ang grace ng Diyos? Ano pa po ang kasunod na tagpo? Ano pa yung aral na itinuturo ng Diyos kay Jonas na itinuturo din sa atin ngayon? Sa Jonas chapter 4 pa din, sa kasunod, verse 7 hanggang 8, basahin po natin. Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman kaya't natuyo ito. Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas kaya't siya'y nahilo at hiniling ng buong kaluluwa na siya'y mamatay. Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Observahan ulit natin yung reaction ni Jonas. Masaya tayo kapag nakakatanggap tayo ng biyaya na galing sa Diyos. Pero paano kung mahirap na o pagsubok ang nararanasan natin? Paano kung nawala or inalis yung nagbibigay comfort sa atin? Paano tayo mag-response? Ano yung nararamdaman natin? Sa ating kwento, sa verse 6, nagkaroon ng lilim sa pwesto ni Jonas. Nakapagpahinga siya ng maayos, lumipas yung magdamag, makatulog siya ng maayos. Pero dito, kinabukasan, kinaumagahan, umaga pa lang, nagpadala naman ang Diyos ng uod para sirain yung halaman na nagbibigay lilim sa kanya.
kaagad na natuyo yung halaman. Pagsikat ng araw, wala na, sira na yung halaman, tuyo na. Sumikat na yung araw, bukod pa sa sikat ng araw, nagpadala pa ang Diyos ng hanging silangan na nagpainit palalo sa pwesto ni Jonas. Anong nangyari kay Jonas? Nahilo. No? Na-heat stroke si Jonas. Ang isa pang katangian ng Diyos na makikita natin, sa tagpo naman pong ito, yes, mabuti ang Diyos, tama yon. Pero nasa Kanya ang lahat ng karapatan para tanggalin ang anumang bagay na nakakapagpaginhawa sa atin. Kung paano niya instantly binigyan ng ginhawa si Jonas, instant din po na nawala o tinanggal ito ng Diyos. Di ba ganun din po sa atin? Hinahayaan tayo ng Diyos na mahirapan as a form of discipline niya sa atin. Ipinapahintulot ng Diyos na mahirapan tayo para matuto tayo. Itinuturo ng Diyos dito kay Jonas na mahalaga sa Diyos hindi yung comfort ni Jonas. No? Hindi mahalaga sa Diyos na sumampalataya ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kaginawahan. Ito yung tinuturo nito kay Jonas. Ipinahintulot ng Diyos na mahirapan si Jonas para maunawaan niya na mas mahalaga sa Diyos kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Ganon din po ang tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi mahalaga kung bibigyan tayo ng comfort ng Diyos. Ang mahalaga sa Kanya, ano yung laman ng ating puso? Pag merong blessings, masaya. Pag wala, no, mamaktol na naman siya. Sabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Nawala yung halaman. Nawala yung blessings. Nawala yung grace. Ano ang naging pagtugon dito ni Jonas sa last part ng verse 8? Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Same pa din yung reaction ni Jonas katulad sa verse 3. Diba sinabi niya na yan? Inulit niya ngayon dito na mainam pa daw sa kanya yung mamatay na kaysa mabuhay pa. Ngayon, kung kanina sa verse 3, tinanong siya ng Diyos. Ganon din dito sa verse 8. Nung sabihin niya na mabuti pa sa akin ang mamatay, inulit din ng Diyos ang tanong sa kanya sa verse 9. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman? Nagalit na naman siya. Sa verse 3, sabi niya, mabuti pa sa akin mamatay. Nagalit siya kasi iniligtas ng Diyos ang mga Ninevites. Dito, inalis ng Diyos yung comfort niya, nagbibigay comfort sa kanya. Nagalit na naman siya. Tinanong siya ng Diyos, mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman? Kung kanina sa verse 4 na tinanong siya, hindi siya sumagot. Tinanong siya ng Diyos . Hindi siya sumagot, nag-walk out na lang siya, di ba? Dito sa verse 9, sumagot si Jonas. Ang sabi ni Jonas, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Tama lang daw na magalit siya hanggang kamatayan. Grabe talaga no, yung puso ni Jonas. Okay lang sa kanya na mamatay na may galit sa puso. Ang kwentong ito mga kapatid ay kwento hindi lang tungkol kay Jonas, kundi kwento ito na dapat nating makita tungkol sa katangian ng Diyos. Ang haba-haba ng pasensya ng Diyos sa mga taong matitigas ang ulo, matitigas ang puso. Nakikita natin dito na hindi lang naman dito sa aklat ni Jonas, kundi sa kabuuan ng Biblia na tunay na makapangyarihan ang Diyos. Sovereign God siya . Kaya niyang gawin. Alba, dito kay Jonas, kaya niyang gawin yung tulad ng ginawa niya sa mga taga-Ninive na agad-agad baguhin ang puso ni Jonas. Pero iba yung naging dealing ng Diyos dito kay Jonas . Mabagal na pagkilos ang proseso ng Diyos kay Jonas. Maaring mabagal tulad ng ginagawa ng
pagkilos ng Diyos sa atin ngayon. Halimbawa, meron kang dinidisciple, yung parents mo, tagal-tagal mo nang sinishare ng gospel, wala pa din. Yung mga anak mo hanggang ngayon, di pa rin nagbabago, tagal-tagal na. Yung mga kamag-anak mo, yung mga kaklase, yung mga katrabaho mo, ang tigas-tigas pa rin ang puso, sumusuway pa rin sa tunay na Diyos. Or, sumasamba sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan. Maring yung dealing ng Diyos sa atin ngayon ay mabagal tulad ng ginagawa niya kay Jonas. Sovereign siya eh. Kaya niyang katulad ng gawin sa mga taga-Nindive na mabilis. Maaring mabagal ang pagkilos ng Diyos sa mga kapatid natin sa church. Na hanggang ngayon, ang tagal na natin nakakasama, pero parang slow yung progress. Parang hindi nag-grow, parang hindi nagmamature. And sa mga office mates mo, sa mga klase mo na dinidisciple mo, maaring mabagal ang pagkilos ng Diyos sa kanila. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumutugon sa pagtawag sa kanila ng Diyos. Kung gaano ka, pasensya sa atin ang Diyos. Tayo din po, be patient. Dahil magtiwala ka, magtiwala tayong lahat, kumikilos ang Diyos. Dito kumikilos ang Diyos kay Jonas. Slow progress lang. Nakita natin kumilos ang Diyos sa mga taga-Ninive. Mabilis na transformation. Lahat yun sa Diyos. Dahil sa Diyos. Kung sa atin ang haba-haba ng pasensya niya, tapos tayo, nawawalan tayo ng pasensya sa mga taong katulad din naman natin, masuwayin, may mali. Katulad ni Jonas, may mali sa atin. Tuloy po natin yung kwento. Nasa mga huling part na po tayo ng chapter 4. Ano yung ending ng story sa kasunod po sa verse 10 and 11? Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Sa verse 11, hindi ba ako manghihinayang sa Ninive? Sa malaking lungsod na iyon na may mahigit 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o kaliwa. Ibig sabihin yung tama at mali. At mayroon ding maraming hayop doon sa Ninive. Si Jonas kasi nanghihinayang siya sa isang halaman na instant tumubo pero instant nawala. Nagalit siya. Nanghinayang siya. Sinasabi ng Diyos, dito tama yung patient ng Diyos, yung pagpapahinur, yung mahabang pasensya ng Diyos kay Jonas. Siya pa yung umaabot, nag-explain kay Jonas na, ako ba, hindi ba ako manghihinayang sa Ninive? Ikaw nanghihinayang ka sa halaman, di mo naman pinagpaguran. Sa English version po, you had compassion, naaawa ka sa halaman. Hindi naman ikaw ang nagbigay buhay sa halaman, naaawa ka. Parang sinasabi ng Diyos kay Jonas na kung naaawa ka sa halaman, ba't hindi ka naaawa sa mga tao? Doon sa Ninive, na mapapahamak sila. Doon sa yung mga nakasama niya sa barko. Well, diba wala lang siya eh. Wala lang sa kanya. Mabuti parang lagi niyang decision, mamatay na lang ako. Hindi siya compassion sa mga tao. Hindi siya naawa. Ang Diyos, hindi lang sa mga tao, kundi mga hayop, maraming hayop sa Ninive. Hindi nang hinayang si Jonas doon. Pero sa isang halaman, nang hinayang siya. Pinapakita ng Diyos. Kasi comfort niya kasi. Nagbibigay comfort kasi kay Jonas yun. Nung mawala, nang hinayang siya. Pinapakita ng Diyos kay Jonas na kung mahalaga sa kanya ang halaman, mahalaga din naman sa Diyos ang mga tao at mga hayop sa Ninive. Kahit na ayaw ni Jonas sa mga taga-Ninive, kahit tingin niya masasamang tao yun, kaaway yun, kahit tingin ni Jonas ibang lahi yun, pero sovereign ang ating God, merciful, mapagmahal, mapagpatawad, ang gusto niyang kaawaan, kakaawaan ng ating Diyos. So ano kaya yung naging response ni Jonas sa Diyos? In-explain sa kanya ng Diyos eh. Sumagot pa kaya siya? Or nag-walk out na naman?
Wala na po kasing kasunod na verse ito. Wala nang verse 12. Wala nang chapter 5 itong book eh. Dito na talaga nagtapos. Hindi na pinakita kung nagsisib ba si Jonas. Na-realize ba niya dahil sa pagtuturo sa kanya at pagpapakita ng dakilang habag sa kanya ng Diyos. Na-realize niya ba yung kamalian niya sa kanyang sarili? Nagbago kaya siya ng lubusan? Yung puso niya kaya fully na transform? Or wala pa din? Kasi simula sa chapter 1, maabot na ng chapter 4, wala. After kaya nitong verse 10 and 11, lubusan na kaya nagbago ang puso ni Jonas or wala pa rin? Wala lang. Ganun pa rin kaya. After na inaralan siya dito ng Diyos, pinangaralan siya ng Diyos. Kung sa tingin mo po, hindi po tapos itong kwentong ito, maaaring dahil ang kwento ni Jonas, titingnan natin ang ganito. Kwento mo rin ito. Kung hindi pa ito tapos, itong kwentong ito ni Jonas ay kwento nating mga Kristiyano. Na ang puso natin ay nananatiling makasarili, walang pakialam sa iba, na baka hanggang ngayon hindi tayo nahahabag sa mga makasalanan. Wala tayong, ang puso natin walang kagalakan na maabot ng salita ng Diyos ang ibang mga tao. Lalo na yung mga taong hindi pa nakakapakinig at hindi pa talaga tinatanggap ng buo ang mga babala at pangako ng Diyos. Baka wala tayong compassion, wala tayong habag, wala tayong kagalakan na maabot sila ng salita ng Diyos. Kung hindi man po natin malaman ang ending ng kwentong ito, or hindi natin malaman, hindi man natin masubaybayan kung ano talaga yung naging pagtugon ni Jonas, paalala po mga kapatid, ang mahalaga ngayon, ito yung mahalaga. Yung kwento mo. Ano yung response mo? Kung ikaw si Jonas na naging masuwayin, gumawa ang Diyos ng kanyang mga paraan para maibalikan niya sa pagsunod at sumunod, pero hindi fully na pagsunod kasi masama ang loob. At dito, pinangaralan ng Diyos. Ano yung magiging response mo? Kasi si Jonas, tapos na siya eh. Nangyari na sa kanya, wala na, tapos na. Maaring ipagpalagay na natin na nagbago si Jonas ng buo kasi ako personally, wala, hindi kasi mababasa, pero sa observation ko po personally, pakiramdam ko, nagbago ng buo na, at totoo si Jonas. Kasi naging sobrang honest siya na isinulat niya sa kanyang aklat yung tunay na kalagayan ng kanyang puso. Na matigas, na masuwayin, na marumi. Pero tapos na si Jonas. Tayo, hindi pa tayo tapos. Buhay pa tayo. Habang may buhay pa tayo, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon, ano yung response natin sa kwentong ito, sa salita ng Diyos na ating tinanggap? Tama mga kapatid, sa ating kwentong sinubaybayan mula chapter 1 hanggang dito po sa chapter 4, makita natin yung katangian ng Diyos na ang laki-laki ng pagmamahal niya sa atin. Na grabe siya magpatawad. Napakabuti niya sa atin. Napaka mapagpasensya niya sa atin kahit tayo po ay masuwayin. At kung susuriin nga po natin ang ating mga puso, gaano pa kaya kalaki ang kailangang mabago sa puso natin? Ang puso ba natin mapagmahal at mapagpatawad? Kabutihan ba ang laman? Mahabagin ba tayo tulad ng Diyos? Hindi lang sa mga kakilala natin, kalahi natin, kamag-anak natin o mga mahal natin sa buhay, pati sa mga taong ayaw natin. Yan yung tinuro niya kay Jonas eh. Ang puso natin kailangang magbago. Kailangang mabago. Maka-Diyos na pagbabago. Para ang puso natin
magkaroon ng motivation, magkaroon ng pag-apaw patungo sa ibang tao, kahit sa mga kaaway natin or inaayawan natin ng mga tao. Ano kaya yung magiging pagtugon mo sa kwentong ito? Siguro po bilang panghuling paalala sa atin at gabay natin sa ating pagtugon sa mensaheng ating napag-aralan, basahin po natin itong last sa Colossians chapter 3 verse 12. Last verse po ng ating pag-aaral. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Dahil sa habag sa atin ng Diyos, meron tayong bagong kalagayan. Ang pagkakaroon natin ng mabuting relasyon sa Diyos, yun na yung pinakamahalaga. Ngunit ang pagkakaroon natin ng mabuting relasyon sa kapwa, sa bawat isa, kasunod po yun na pinakamahalaga. And hinihikayat sa atin dito na atin pong ibihis bilang mga hinirang ng Diyos, bilang mga banal, tinuturing na banal, bilang mga minamahal ng Diyos. Ibihis daw po natin ang mga katangian na matatagpuan natin sa ating Panginoong Hesus. Kahabagan, kabaitan, kababaang loob, kaamuan, katiyagaan, Christ-likeness. Dahil po sa habag na natanggap natin mula sa Diyos, biyaya ng Diyos na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay ipinagkaloob sa atin. So sabi po dito, put on or dapat daw po tayong maging katulad ni Jesus. Patuloy pa po nating pagnilayan at saliksikin ang mga salita ng Diyos, maging itong ating mga napag-aralan, at patuloy pa tayong tumanggap ng karunungan nagmumula sa ating Diyos. Nawa, naging mabiyaya po sa bawat isa atin ating pag-aaral sa aklat ni Jonas. Maraming maraming salamat mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Magtatapos na po tayo. Nanyayan ko po ang lahat. Tayo po ay manalangin.